Baby, anong nangyari? Taranta si Tristan na lumapit sa akin. Mabilis akong tinulungan bumangon. Tristan, umiikot ang ulo ko. Hindi kita makita ng malinaw. Paos kong bigkas. Muli siyang napamura at pinunasan ang pawis sa noo ko. Inayos siyang buhok ko at sinandala ko sa kanyang dibdib. Ano ba talagang nararamdaman mo, baby? Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Mabilis akong umiling at kumapit sa damit niya. Pikit na mga mata kong iniinda ang kilot sa ulo ko. Nagsusuka ako, Tristan. Para akong sumakay sa nakakahilong rides at gusto kong masuka. Ang kaso umikot ang paligid ko at alam kong mahirapan akong tumayo kung kaya mas mahigpit kong kumapit sa damit niya. I will walk you through the bathroom. Just hold me tightly, Pat. Mahina akong sabi ni Tristan. Tinulungan niya ako bumaba sa kama at agad ring nakalalays ang mga braso niya sa bewang at tikod kong tumayo. Dapat di kita hinahayang matulog dito mag-isa. Gusto ko sanang sumagot yung itaramdam ko ang asim sa lalamunan ko at nalalapit na magsasuka kung kaya't mas nakapakapit ako sa kanya. Hold on, Pat. Malapit na tayo sa banyo. Napatakip ako sa bibig at alam kong masusuka na ako ng oras. Ngunit mabilis niya akong binuhat. Dinala sa banyo at tinulungan makaupo sa harap ng bowl at hinihan ako magsuka. Nagduwala ko roon habang siya hinahagod ng likod ko. I am certain that I cooked your milk properly and with proper sanitation. Bakit ka nagsusuka? Bulong ni Tristan. Umiling ako at tumingin ng tubig sa kanya. Binigyan niya ako sa tabo at hinayaang magmumog. Nahihilo ka pa ba, Pat? Agad akong tumango dahil yun naman ang nararamdaman ko. Takot nga ako imulat ang mata, takot na mas mahilo at mawala ng malay. May galit ka ba sa akin, Tristan? Nangihinang tanong ko. Pat, I may be upset but I will never get angry at you. Umayos siya ng upo. Dinamaang noo ko kaya winaksi ko yun. I will carry you to bed. Ngunit di niya natapos ang sasabihin nang muli ako lumapit sa bowl at nagsuka. Naramdaman kong tumabi pa siya sa akin at naramdaman ko pa ang kamay niya sa likod ko. This is not good and I am sure this is something. You will see a doctor, Pat. Deklara ni Tristan na nagpakabog sa puso ko. Huwag kang tatayo. Tatawag lang ako ng doktor. Inayos si Tristan ang kumukot hanggang sa bewang ko. Huwag na. Tulog pa sila. Mahinang ungol ko. Hindi si Tristan nakinig. Nagtipas siya sa kanyang cellphone at tinapat pa iyon sa tenga niya. Magpapahinga lang ako, Tristan. Hindi na kailangan yan. Muling pigal ko pa sa kanya. Hindi niya na ako pinakinggan. Nangunot ang noon ni Tristan at namewang pa habang hinihintay na sumagot na nasa kabilang linya. Hello? Gustavo? Sigaw ni Tristan bago initsa sa kama ang cellphone. Sabi ko sa'yo, walang gising sa oras ito, Tristan. Umupo siya sa kama at inayos muli ang kumot ko. He is awake. He is exercising with his girl. Bali, walang bigkas si Tristan na siya namang kinainit ng mga pisngi ko. Naistorbo mo sila. That dimwit, he is enjoying his life now. Alam kong komento niya lang yan sa doktor na tinawag, ngunit hindi maiwasang isipin na kinukumpara niya ang sarili sa lalaki. Na baka nasabi niya iyon dahil hindi siya masaya sa buhay niya ngayon. Sa buhay niya, nakasama ako. Rest, Pat. I'll stay here. Hindi na kailangan, Tristan. Hindi na ako nahihilo. Tingin ko, hindi na rin ako magsusuka. Tumagilid ako patalikod sa kanya upang hindi na siya mangulit pa, ngunit hindi umubra. Whatever you say, I will stay, Pat. Malumanin niyang bigkas at tumagos sa puso ko. Natahimik ako lalo pa nung maramdaman ang pagiga ni Tristan sa tabi ko. Sumiksik sa kumot at siniksik ang sarili sa akin. Hinapit niya ako at hinayaang madikit sa dibdib niya. I miss you, Pat. Bulong ni Tristan sa bandang tenga ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Ramdam ko ang sinsirida doon at alam ko maging ako. Ganun din ang raramdaman. Ilang araw na ba ako naging inarte? Di ko na alam. Ang alam ko lang namimiss ko ng mga bisig niyang nakayakap sa akin. Sleep now, baby. We'll see a doctor first thing in the morning tomorrow. Siniksik niya pang ulo sa leeg ko. Tumango ko at ayaw nang sumalungat pa. Marahan ko rin dinantay ang palad ko sa braso niya at kahit nahihilo pa, pinikit ko ang mga mata. Nagbabaka sakaling sa pagising kong muli, maayos na ang pakiramdam ko. Ngunit ganun pa rin. Nahihilo pa rin ako at hinahalukay ang tiyan. Kinapa ako sa Tristan sa tabi para sana makiraan, ngunit wala na siya sa kama. Dahan-dahan na lang kumuwaba. Takip ang bibig na tinungong banyo at nagduwal sa sink. Halos pagpawisan ako dahil doon. Napasinghap ako nang makita ang refleksyon ni Tristan sa salamin mula sa likod. Pinanasan din ito ang pawis ko at tinipon ang buhok ko sa likod. Can you still go to the hospital? Or will I call a doctor to come here? Mabilis akong umiling at tumarap sa kanya. Nahiya pa akong punasan niya ang gilid ng bibig ko sa basa. Hindi na, okay na ako. Nahilo lang ako pero kaya ko na, Tristan. Maka siyang hindi kumbinsido. Naniningkit ang tingin ni Tristan sa akin na para bang nagsisinungaling ako sa paningin niya. Bahagya na lamang talaga ang hilo ko. Are you sure? Kapag hanggang mamaya nagsuka ka, isusugod na kita, Pat. Seryosong saan niya. Ayos na ako, Tristan. Mabilis akong lumabas ng bayo at iniwan na siya roon.
Lumabas na rin ako sa painting at lumatumungo sa kwarto naming dalawa. Naghanap na may susuot bago maligo. Maliit pa ako na pangiti na datan ko sa Tristan sa kusina. Hawak ang cellphone sa tengang ulit agad binaba pagkatapos ako makita. Pinaghila ko ng upuan at inalangin maupo. I made chicken soup and toasted some bread. Ginawa din kita ng mashed avocado pat. Lahat yon nilapit niya sa akin. Matutuwa sana akong ulit nanootong noo ko nang matikman ng avocado. Pagkasubo pa lang napatayo na ako tumira siya sa lababo at niluwa yon. This is not good anymore, Pat. What's happening to you? Hindi ko lang gusto yung lasa ng avocado, Tristan, pero yung chicken soup masarap. Ngumiti akong bahagya bago bumalik sa mesa. Mataman niya akong sinundalan tingin. Tumikwas ang kilay niya nung nilayo kong plato ng avocado at tanging chicken soup na lamang nilapit ko sa akin. Nagpatuloy ako sa pagkain at hindi si Tristan pinansin. Doon ko lang din napansin na hindi ito kumakain at nakatitig lang sa akin. May dumi ba ako sa mukha, Tristan? Kinilig niyang ulot mapungay na tinignan ako. There's none, Pat. I'm just trying to figure out what might be happening to you. Ngumusos siya at nilagay ang hinlalaking daliri sa kanyang labi. You felt dizzy and nauseated and even vomited a lot of times. Am I thinking the right thing, Pat? Umawang ang labi ko at nabitawan ng kutsara. Naglikha yun ang ingay ngulit pareho kaming hindi natinag. Nagtitigan at pilit iniisip ang sinasabi niya. What do you mean, Tristan? Baka nahumugan lang ako kagabi. Ilang araw ka na nasa kwarto at di pa lumalabas, Pat? Puto na Tristan sa mga sasabihin ko. Nangunot ang noo ko at kumibit balikat. Baka nagsawa lang ako sa kwarto. Kibit balikat na sagot ko bago pinulot ang nahulog na kutsara. I guess not, baby. If my conclusions were right, you are pregnant. Ngunit hindi ni Tristan na ituloy ang sasabihin matapos magingay ang doorbell. Nagkatinginan kami at automatic na tumalim ang tingin ko sa kanya matapos maisip na si Ashley ang nasa labas. Don't get mad at me yet, Pat. Let's check first who it is. Taas ang dalawang kamay ni Tristan na para bang sumusuko. Siguraduhin mo, Tristan. Baka hindi na sisikatan ng araw yung kabit mo. Pat, she's not my other woman. There is no other woman, baby. I have only married one girl and that's you. Natahimik ako at agad nag-init ang mga pisngi ko. Yung hindi nakakibon ang hawakan niyang kamay ko. Pinagsalika pa mga dalili naming dalawa bago ko tangayan nang tuluyan sa main door. Paano kung siya, Tristan? Ngunit na binbirang tanong ko at awang ang mga labi ko matapos buksan ang pinto at bumunga doon si Renan. Pawis na pawis ito tila galing sa katatakbo. Renan, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ko. Sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit tumigpit ang hawak sa akin ni Tristan kung kaya't natigil ako sa paghakbang. Nilingon ko siya at nagtatakang nagtanong tiningnan. Stay still, Pat. It's not safe to get near him. He said through his gritted teeth. Mas dalaw ko naguluhan doon. Mabait si Renan, Tristan. Kumpiyansa ang bigkas ko. Nainis ko siyang inirap bago muling hinarap si Renan. Kahit tumigpit ang hawak ni Tristan na natili ako nakayakap kay Renan. Hingal pa ito ngunit nagawang ibuka ang mga labi niya. Ma'am Patricia, kailangan niyo pong bumalik. Putol-putol na bigkas ito. Bumalik saan, Renan? Si Ma'am Alma at si Sir George ay hindi. Hindi dito natira yung sasabihin matapos ang hawakan ni Manong Jun at Manong Baldo sa balikat. Nanlaki ang mata ko sa ginawa nila, lara na sa paghila kay Renan ng malakas. Pasensya na attorney, nakalusot, tinakbuhan kami. Ani pa ni Manong Jun. At talagang namilog ang mga mata niya matapos bilalak na tangayin si Renan palabas ng gate. Ma'am Patricia, lumayo ka na. O di kaya bumalik ka na sa mansyon. Sigaw ni Renan nagpagulo lang sa akin lalo. Teka lang, bitawan niyo nga siya. Bisita ko si Renan. Sigaw ko ngunit di sila nakinig sa akin kaya naman nalingon ko sa Tristan na madali man tingin kay Renan. Tristan, bakit di mo sila pigilan? Ano ba? Patigilin mo sila. Ang kaso hindi ito nakikinig. Sinuliyapan niya lang ako ng malamig na tingin ngunit di sinusunod. Magko sinatak niya pa ako mali papasok ng bahay. Tristan, ano ba? Biglas ko ngunit malamig na tingin ang ginawa niya sa akin. Nahihintakutan ako at tatahimik. Tila ibang Tristan ang kasama ko. Ang malamig at matiim niyang tingin ay napakabog sa dibdib ko. I clearly know that I did not invite him. And I know you didn't either. So he is not welcome here. You're so unfair, attorney. Ashley can go here without an invitation and yet, Renan can't? Nasaan ang hustisya, attorney? Sarkasik ko kong tanong. Tristan, kinakausap kita. Sigaw ko pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi ko siya tinanong sa mga sinabi ni Renan. Lalo ko nainis doon. Kahit tong gabi, iniiwasan niya ako. Ngunit kahit ganun pinaghanda niya pa rin ako ng makakain. Hindi ko nga lang nagagalaw lalo na kapag hindi gusto ng panlasa ko. Mas gusto ko pang kumain ng butter cookies kagaya ngayon. Inaubos ko ng oras sa panonood ng telebisyon. You don't like baked mac and cheese? Tanong ni Tristan matapos ako madaanan sa sala. Makita ang di ko ginalaw nilapag niya kaninang pagkain. Fine,
I'll cook butter chicken. It seems like you're fond of butter these days. Aniya bago kinuha ang mac and cheese. Nagtubig ang magang ko sa narinig habang naisip ang butter chicken. Di ko alam pero na-excite akong matikman yun. Hinayaan ko siya magpunta sa kusina habang pinipilit ang sarili na mag-focus sa telebisyon kahit pa lumilipad ang isipan ko sa niluluto niya. Napanguso ko at kumalamang sikmura. Akma na akong tatayo at pupuntan siya sa kusina ngunit natulos sa kinatatayon ko nang marinig ang flash report. Patricia's Furniture Company, bankrupt na. Ayon sa source on duty na nag-withdraw ng shares sa mga investors at stakeholders ng kumpanya sa hindi patukoy na dahilan. Maging ang mga empleyado, delayed ang mga sahod. Hanggang ngayon, pilit pa rin hinihingi ang statement ni Mr. George Mendoza patungkol dito. Umawa ang labi ko. Nabitawan ang hawak na cookie. Napakurap at di makapanwa na nakikita ko sa screen ng company building namin na sarado habang ang ilang empleyado ay binabato ito ng itlog. Hindi ako makakilos. Unti-unting binalat ang takot at kaba ang puso ko para kila mommy. Nangilid ang luha ko matapos makitang sinusunog ng ilang empleyado ang imahe ni daddy. Alam mo ba to? Ano Tristan? Alam mo ba to? Asik ko sa kanya at marasa tinuro ang balita sa telebisyon. Napirmi ang mga labi niya. Umigting ang pangat madilim na tinignan ng TV screen bago inilapag ang dala niyang butter chicken sa glass table. I will call someone to stop the media. I don't care about the media, Tristan. Ang tanong ko, sagutin mo. Alam mo to, di ba? Alam na alam mo to kaya ayaw mo makausap ko si Renan, di ba? Tinasan ko siya ng kilay at namewang na sa harapan niya. Hindi si Tristan sumagot. Bagkos na lang nagalit ang itsura niya at masamang tinignan ng telebisyon. Sarkasi ko akong tumawa nang hindi siya sumagot. I'm right. My parents probably told you about this already. That's why they don't want me to come home. Kaya rin ba ayaw mong ihatid ako sa mansyon? Nilapitan ko siya tinitigan. Marahan siyang tumango. Tila nagdadalawang isip pa. I just followed orders, Pat. Well, attorney, hindi ka dapat sumunod. This is my family's problem. Your family problem. Hindi dapat kayo nakatayo lamang dito. Dapat nasa tabi ako ng mga magulang ko ngayon. Pero ano? Pinipigilan mo. Alam kong wala akong interes sa kumpanya pero sa gantong pangyayari, mas lalo ako nag-aalala para kila mommy. That's not easy, Pat. You cannot just meddle with that. Mas lalong tumaas ang kilay ko roon. And why not? I'm a business graduate, Tristan. Hindi ko man na-experience magtrabaho sa kumpanya. Exactly, Pat. You know nothing about this. You cannot just put yourself in the war if you don't have enough weapons. Then enlighten me, attorney. I am very sure you are updated. So ano? Bakit nagkagano'n ng kumpanya? Paano biglang bankrupt na? Umiwas sa Tristan ang tingin at muli ko lamang napagmasdan ang pag-igting ng panga niya. Sa tagal ko naghintay sa sagot niya, buntong hininga lang binalik niya sa akin at marahang pagkabig sa bewang ko kung kaya't lalo ako nainis. You are sick, aren't you? Do not stress yourself about this, Pat. Rest for now. Mahinahon niyang bigkas. Napirmi ko ang mga labit, mabilis siyang tinulak. Binigyan ko siya ng masamang titig dahil sa mungkahi niya. Kung ayaw mong tumulong, fine. I can manage, just let me go home. Malakas ang loob na tumalikod ako at tinungo ang main door. Ngunit naakma ko na yung bubuksan ang ulot ang noo ko. Hindi ko na yung mabuksan. Bakit ayaw mabukas? Inis kong atungal bago sinubukang buksan yun muli. It's locked, baby. I know this is coming. I locked it outside so you can't escape. Mahinahan pa rin pariwanag ni Tristan. Napamaanga ko at matalim na siyang tinitingnan. Bumalik sa kinaroonan niya at marahang tinulak ang balikat niya. Hindi mo ako hostage, Tristan. Malamig kong tugon. This is for your own safety, Pat. If you want, we can talk calmly and discuss this matter. Just don't shout and growl. I know you're still not feeling well. Marahan pa nitong dinamang noo ko na sigurado kung hindi naman mainit. Agad kong tinabig ang palad niya. Umupo pabalik sa sofa. Pinatay ang telebisyon at taas kilay siyang tinignan. Kita kong alinlangan at konting galit sa mga mata niya, ngunit wala akong pakialam. Pinanood ko pa kung paano siyang umupo sa harap ko at ikaw mamibig na hindi masimulang magsalita. Kailan pa to, Tristan? I don't know. What exactly do you know then? Agap ko sa mga sasabihin pa niya. I saw him purse his lips but did not throw harsh words at me. He even sighed as if he was thoroughly thinking about the problem. I just heard it from Attorney Maramot. Ito ang pinag-uusapan namin. See? I knew it. Ilang beses kitang tinanong kung may nangyayari bang hindi maganda sa mga magulang ko, Tristan. Pero ano? Di ko mambibig mo. Muling putol ko sa sasabihin niya. I didn't mention anything because I don't want you to worry and yet, it ended up worse, Tristan. Mas malaking problema to. Sana man lang mainitulong ako kaila mommy. Pero natigil ako matapos na makita ang ulo ko. Napangwi at nasapong noo dahil doon. Nahagip din ang tingin ko sa Tristan na mabilis na lumipat sa tabi ko. Hinawakan itong ulo ko na mabilis kong tinabig. Sumakit lang ng bahagya. Kaya ko na.
Kiniling kong nilayo sa kanyang ulo at, "Are you sure? Do not force yourself to think of a solution, Pat. Rest first." Wika ni Tristan. "I'm fine. I can manage. Just tell me right away the main problem with the company, Tristan." "There is someone who's trying to get your company free. He said that his parents owned it first and that your parents stole it from them." Panimula ni Tristan. Umawang ang labi ko at ayaw maniwala sa sinasabi niya. "That's not true. Bata pa lang ako, nandun na si Daddy. Nagtatrabaho na siya roon." "Nagtatrabaho nga si Daddy doon, pero hindi ko alam kung sa amin nga pa. And as if Tristan understands what I'm thinking." "You heard it yourself, Pat. Your father was just an employee there before. How comes he owns it now?" I heard sarcasm in his voice and even saw the glimpse of hatred from his eyes. Ngunit kahit napansin ko'y binaliwala ko yun. "Because my father is a hardworking man, Tristan. Probably he earned it." Matatag kong sabit. Naniniwala ko hindi yun inako ni Daddy. Sa sobrang sipag ni Daddy, hindi malamong makuha niyang kumpanya gamit ang malinis na kamay. "You're wrong, Pat. I knew from the very start that your father was a thief and a killer," he whispered nonchalantly. Natigilan ako at naik ko yung mga kamay. Tili naglakbay ang inis at ang kagustong ipagtanggol si Daddy. "Pawiin mong sinabi mo, Tristan. My parents are innocent." He looked at me coldly, as if he was one of the victims of my parents. Nakapaskal sa mukha niyang disgusto sa mga magulang ko at hindi ko yun maintindihan. "You have to accept this fact, Pat. Your parents are not saint." "Shut up, Tristan. No one can dictate to me what to believe or not. Keep your tongue to yourself. I don't need your opinion." Nanlamig ko ring laban sa kanya. Walang katotohanan ang mga sinasabi ni Tristan at di ko maintindihan kung bakit sinasabi niya to at pinipilit ang naiisip niya. "Stop, Pat. You cannot simply walk away from this problem. How can we fix this then?" Habang natanong ni Tristan. Natigil ako na siyang dahilan naman ng panghuling niya sa siko ko. Nasagdan pa kami ngunit gusto ko na lamang liparin ang kwarto. Malakas ang loob ko ngayon na ma-resolve ba ito. Kung ayaw niya akong tulungan, ayos lang. Hindi ko kailangan anumang tulong. "I can fix this. Without your help and without anyone else's help, I believe my parents are innocent. They love me and they can do such things." Matatag kong bigkas kahit pa unti-unti ko nararamdaman. Ang pangangilid ng luha sa mga mata ko. I saw his serious stare and how dedicated he is probably now. Marahan niya ako sinandal sa barandilya at maingat na kinulong ang bewang ko. Hindi niya nilubayan ang titig ng mga mata ko kung kaya't alam ko, kita niyang nagbabadyang luha mula roon. Maingat at marahan niyang pinunasan ang gilid ng mata ko gamit ang kanyang hinlalaking daliri kahit pa wala pang luha doon. "You need to accept the truth, baby. Not because your parents loves you doesn't mean they can do bad things. Paano kung ginawa nila yon dahil para sa'yo? Naging masama sila para sa'yo." Mahinang sa ni Tristan. Unti-unti sa makitang nalamunan ko sa kaiisip sa sinabi niya. Talaga bang ako ang dahilan ng lahat ng yon? Ginawa ko bang masama ang mga magulang ko? Kung gayon, karapat dapat lang ako sa paghihirap na ito. Halos hindi ako makahinga sa mga naiisip. Nananalabong paningin ko sa mga luhang gusto nang kumawala. Idagdag pang sumisigid mo rin ang sakit sa ulo ko at unti-unting umiikot ang paligid sa aking palingin. "You're telling lies, Tristan. You're trying to manipulate me." Mas mahinang bigkas ko. "I am not bad. I know this from the very start. I have your parents' background. I have yours too, if you want to hear that. And I know he is after your parents. He is gonna take what's yours." Ilang beses akong umiling at mahinang sinuntok pang dibdib niya. "Nagsisinungaling ka, Tristan. Mali ang lahat ng yan. Walang kaaway yung mga magulang ko. Naniniwala ko hindi masama ang mga magulang ko. Ni minsan wala ko narinig na kaaway nila. Ni wala ko narinig na pag-aaway nilang dalawa. They are the best parents, Tristan. They don't even fight." Ngunit nakakaintindi siyang tumango. "Pat, I know this time will come. Once he gets what he wants, he will surely end this soon. Just trust me." Bulong niyang muli. Hinayaan ko maglandas ang luha sa mga mata ko. Kahit nalalabo ng paningin ko at halos may himatay sa hilo, inaninag ko pa rin ang mga mata niya. Malamig at seryoso mga yon. "Who, Tristan? Who is trying to put us down? Tell me." Pagmamakaawa ko. Kita kong napalunok siya at napaiwas ang tingin kung kaya't pirit kong silantok ang dibdib niya. "Tell me who? Who is he?" Kahit papatuloy ang pagluha ko, pilit ko yung binibigkas. Ramdam ko rin ang kawalan ng hangin at alam kong anumang oras, mawawalan ako ng malay. Kung kaya't ang mga suntok ko'y humina. Sa huli, kumapit na lang ako na mahigpit sa t-shirt ni Tristan. "Don't cry, baby. Come, take some rest, my pet." Malambing niyang bigkas. Ngunit hindi ko yun pinakinggan. Mas gusto ko malaman kung sinong banta sa buhay ng mga magulang ko kaysa magpalambing kay Tristan. "Tell me now, Tristan. Tell me who's that man who is after my parents or you will lose me forever." Nabitawan kong damit at alam kong babagsak ako kung hindi lang naramdaman na mahigpit na pagsalo niya sa bewang ko.
I stared blankly at the white ceiling. Sa paningin ko, umiikot iyon na siya nakapagpahil sa akin. Marahan akong bumangon. Sapo ang noo. Pumikit ng marin upang mawala ang paghihilo. Huminga ng malalim bago muli nagmulat ng mga mata. Sakto yun sa pagbukas ng pinto at ilwana yun sa chestan na may dalang tray ng pagkain. I made chicken porridge and bring you medicine. Kapag hanggang mamaya nahilo ka pa, itatakbo na kita sa ospital. Malamig niyang bigkas, ngunit di yun natago ang pag-alala. Can we talk properly now, attorney? Mahinang bigkas ko. Maingat na nilabag sa pagkama ang tray at tumupo sa harapan ko. Hiniyaan sa pagitan namin ang tray ng pagkain. Kumibit balikat sa at bago sa mandok, pinili ang manok sa lugaw. I am calm. You can talk to me properly anytime, Pat. You're the one who is at rage, angry at all times, and even harsh spoken. Napasimangot ako sa sinabi niya. Totoo naman yun, di na mabago pa yon. And so, that's me, attorney. Kung hindi mo matiis, siwalayan mo ko. Matatag kong sabi. Mula sa plato, nag-angat na sa akin ang tingin. Kita kong bahagya siya na panguso, tila ba hindi naman seneryoso ang sinabi ko. For the longest time, I have been dealing with your bratty attitude, baby. Matagal na sana tayong hiwalay kung hindi lang ako marunong magtiis. Ngumisa si Tristan. Iniumang pa sa bibig ko ang karne ng manok. Napamanga ko, tapataas ng kilay. Ngumisi ng bahagya. Hindi pa rin tayo bati, attorney. Nakangising bigkas ko na kinawala ng ngisi niya. Pasimple ko rin kinain ng nakaumang manok na bago mabilis gumaya pagkatapos. I am captured again. He murmured as if like telling to me to himself. Hindi ko yun maintindihan kung kaya't di ko na lang pinansin.